may mga balls. Kailangan ko muna ang bumili ng rectifier para magawa ko na yung aking isang motor na tinanggal ako ng rectifier at saka ng budget. So ngayon bibili ako sa Dolores Sabado ngayon. Siguro naman meron na magkita ngayon. Morning mga boss, bali ito na yung update ng battery na kinalas ko dun sa motor na yon, na tinanggalan ko din ng rectifier. Bumili na ako ng bago sa halagang 350. Tapos dahil wala pa akong battery bago, hindi pa ako nakakabili, hindi muna ako bibili pati. Ayoko pang bumili, hindi ko pa nun masyado itong kailangan dahil yung motor na yan ay para dito lang sa bahay, service lang dito yan. So itong battery ito mga boss, katulad ng sinabi ko sa inyo nung last week na itong battery ito ay wala ng tubig, naubusan na. Tinanggal ko na to, natanggal ko na to nung isa. Tapos para patunayan sa inyo na ito pa rin yon, ayan yung code. Ang gagawin ko ngayon dito mga boss, tanggal ng gabok-gabok. Lagyan ko siya ng tubig dahil naubusan siya ng tubig, di ba? Nung itiniwari ko siya nung kinalas ko, wala na siyang tubig. Ang gagawin ko ngayon, lalagyan ko siya ng tubig. Tapos mabubuhay pa to. Magagamit pa to kaysa naman sa wala kang battery, di arin na muna ang gamitin mo. Hindi man siya ganun kalakasang kumarga, pero kahit pa paano magagamit mo pa siya. Kahit pa paano may suporta yung iyong ilaw na hindi siya anda pagka naka-minor. Wala na tong tubig mga boss, katulad nung unang sinabi ko sa inyo na pinakita ko huling video. Wala na siyang tubig, igang-iga o katiwarik. Bali yun nga, kaya lang naman gagawin natin to para may suporta ang ating voltage regulator, para hindi naman siya purong galing laang sa voltage regulator. Lalagyan ko siya ng tubig ngayon. Ang gagawin ko ay bumili ako ng battery. Bumili ako ng tubig ng battery. Ito yung pansalin. Basta pagka kayo ay bibili ng tubig, sabihin nyo yung pangbanto. So, bibigyan kayo ng pangbanto. Hindi yun matapang. Yung pangbanto kasi, hindi yun matapang. Mabibigyan kayo ng pangbanto. Ang kulay nun ay ganito yung pinaka, shield. Tapos, ang gagawin ko ngayon, wala akong pansalin. Gumawa na lang ako ng DIY yung pangkulon, sasalin ko dito para maliit ang butas nito eh, para pagka nilagay ko siya hindi siya natatapon yan, para-paraan tayo eh. Biyahe with Ariel like to thanks to Ono Motorcycle Parts, located at Tanagan, Calatagan, Batangas. Ito ay sa pagmay-ari ni Gilbert Rodriguez. Tita Pam Sari-Sari Store, katabi ng Uno Motorcycle Parts. Sa pagmay-ari ni Pamela Rodriguez. Also would like to thanks to Georginas Agudo Jr. from Pulumulok, Mindanao. Si Biyahe with Ariel ay malugod din pong nagpapasalamat sa lahat na nagtitiwala sa channel na ito. So ito mga boss, DIY na pansalin. Ito ay shrink tape to. Tapos ang gagawin natin, itatapat lang natin doon. Layo-layo mo ito, madali ang lente ng camera. Yan. Dire-diretso lang ang paloob. Pupunuin natin yan ng punong-puno. Tapos mamaya na lang ang babawasan. Ay, puno na. Ayun namang isa. Ano na din. Wala nang laman. Ubos na. Salin ulit. Barik ka tayo? Okay. Meron tayong bisita. Barik ka tayo mamaya. Gagawin ko lang aray.
pag-aari, inagawa ko na edit. Wait na tayo mag-start. Kita ka pag ginagarni ka. Puno na. Puno na. Ay, meron pa. Magandahan ang ginaganito mga boss. Tawag dito injection. Diretso lang talaga siya sa ilalim. Ayan, puno na. Pag hindi natin to gagamitin ng ganito mga boss, may matatagalan tayo magpapasok diyan ng tubig. Tayo ay nag-e-experiment. Pero ginagawa ko na to dati eh. Yan. Ay. Di punong-puno na. Babawasan natin siya ngayon. Ito rin na panghihigop natin. Pipisilin lang natin siya tapos hihigop na yan. Diba? Pisilin lang natin yan. Palalabasin natin yung hangin tapos bibitawan natin. Parang hindi naba. Kaya tama ito pagka pinipisil ko. Pipisilin ko lang siyang ganon. Tapos pag pinisil mo yan, hihigop na yan. Kailangan nating mabawasan ito ng tubig. So hanggang saan din eh. Yan. Kung hanggang saan ang mahigop na rin, yun lang ang tubig na matitira doon sa loob. Pisil mo na. Ginagawa ko, ilulubog ko siya ng todo, tapos pagka lumapat na siya doon sa pinaka, basta may lalapatan siya sa loob, iangat ko lang siya ng kaunti para hanggang doon lang yung level ng tubig na matira. Yun. Yun. Ang galing ng ating panghigop ano? Lubog ng ilulubog ng todo, hugot ng kaunti, tapos bitaw. Yun. Balikan talang ginawa ko mga basa. Pisil. Tapos lubog. Hugot ng kaunti. Pakita mo din ibibitawan ko rin. Bitaw. Yan. Habang binibitawan, habang bitaw natin, humihigop na yan paloob mga boss. Yun. Nala na. Yung natirang tubig dun sa loob, yun lang talaga yung level na dapat niyang natitira. Hey, tapos na tayo magsalin mga boss. Babalik na natin ang
Rubber. Hey. Tetap. Tapos tutuyuin natin 'yan. Good man. Patak sa tubig. Alright. Ayos na yan mga boss. Nakabit na natin siya sa motor. Nakalusok ko na muna ito mga boss. Tapos kakabit ko ang battery. Para mamaya pagka na ikabit na natin yung rectifier, pwede na natin siyang paandarin. Okay mga boss, kakabit ko na yung binili kong bagong rectifier. Tapos nakakabit naman na yung battery doon. I-start ko na siya mamaya pag naikabit ko ari, para kumarga na siya. Kabit natin na rin eh. Kabit. Ninong kabit. Kabit. Dapat yung ano, cross range. Hindi ang cross range. Kanatin ka. Green sa green. Red sa red. Tapos yung pink dito sa yellow na may white. Tapos aring yellow din sa yellow. Ganyan lang kasimple magpalit ng mga boss. Napakadali. Tapos kapitin lang natin to. Ano ang ginagawa niyo? Wala nang ito yung ground. Ground. Yan. Tapos. So mga boss, bali naikabit na nga natin na rin battery kanina. Ikabit na din natin yung rectifier. Tetest natin to kung mayroon na siyang power, pero malamang wala pa. Kasi natin sa 12 volts. Tapos tingin natin, meron na siyang volts na 4.5960. Yan. Tapos i-start ko na yan para malaman natin kung siya ay hindi na mag-overcharge. Kung anong diba, nung huli ko itong ginawa ay nag-overcharge siya. Dahil pinalitan na natin ng rectifier,
Tetest natin ngayon kung hindi na siya nag-overcharge para hindi mapundi ang ating mga bombilya. Start na natin. $14.22. Mataas agad. Para hindi tumaan sa ano yung rectifier. Check nyo maigi mga boss. Tumakan nyo. Dato malakas yun ang ugong mga araw. Sabihin mga boss, napunta siya sa 14, tama yan. Pagka ganyang 14 lang, 14 volts lang, hindi na nataas, okay na yan mga boss. So antayin na lang natin kumarga ang battery, pabayaan muna natin nakaandar. Dapat nga nito mga 24 hours na nakababad sa pagka-charge. Pero dahil wala tayong ano, wala tayong charger ng battery, sa motor na lang muna, para habang ginagamit, doon lang siya mag-charge. So, antay na lang natin na mag-charge yan, tapos netisingin ko nila mo kung magkakarga siya. So, anong nilagay natin tubig? Okay. Okay mga boss, halos isang oras na siyang naka-charge at medyo may karga na siya. Tapos, pagka binuhay mo ang ilaw, normal na yung kanyang liwanag, hindi na siya, pag binirit mo, hindi na siya lalakas na sobrang lakas. So, normal na. Pati yung kanyang bolts, pag binirit mo, hanggang 14 lang. Tinto 14, normal lang yun mga boss. Yan. Yan ay nakabuhay ang ilaw, kaya ganyan ang voltahe niya. Nababa talaga yan, gawa ng hindi pa naman charge ng ayos. Napatayin ko ang ilaw, yung headlight. Yan, 12 volts. Yan ang normal na voltahe niya. 12.2, 12.3, 12.5, 13. Okay na yan. So, para ma-full charge yan, para maayos ang charge, dapat ay naka 24 hours na naka-charge yan. Pero dahil wala nga akong ano, wala akong charger niyan na hindi na andar ang motor, edi paandarin na lang natin ng tuloy-tuloy na gayaan. Tapos, okay na yan. So ganun lang mga boss ang paggagawa ko ng battery na naubusan ng tubig. So ito pa din yun, double check natin yung kanyang code. Champion na battery. Biguhan mo ako muna, mahirap eh. So, okay mga boss, ulitin ko lang ulit para mas malinaw. Ito pa rin mga boss yung battery yung ginawa ko na nilagyan ko ng tubig. Champion MCB. Tapos, yung code yan pa rin yun. Tapos, kung matatandaan nyo itong halit na to ng ano, ng kanyang sticker, ito pa din yun. Pinubigan ko lang yan, tapos ikinabit ko na uli dito. So, ngayon, nag-charge na siya. Meron na siyang voltahe na 12 volts. Okay na yan. Dati, kung siya ay pag binuhay mo ang kanyang ilaw, aandap-andap yan dahil naka-minor lang. Pero ngayon, naka-pirmi na ang kanyang ilaw. Tapos, kahit patayin ko yung makina niyan mga boss, kaya pa rin niyang umilaw. Dahil nga, na-condition na natin yung battery. Pwede pa rin gamitin yung battery kahit na naubusan ng
tubig. Yan, oh, di ba? Hindi na naandar yan, mga boss. Kaya hindi na naandar. Nandito ako sa motor na to, baka mamaya sabihin edit, hindi na naandar. Yan. Naandar na, mga boss, ha. Tapos ilaw ko uli. Yan, nakailaw na. Okay, mga boss. So, kung kayo, mga boss, ay mayroong battery na kapalagay nyo ay sira na, subukan yung tubigan ng pambantong tubig. Yung katulad ng ginawa ko kanina. Para hindi agad-agad kayo bibili ng battery. Sakali naman kayo ay makalikot din, pwede nyo yung ganyan, mga boss. Dali lang yan. Kaya, mga boss, kung nagustuhan nyo ang video ito at natuwa kayo, bigyan nyo naman ako ng thumbs up. Tapos, i-share nyo na din. Tapos subscribe nyo ako, pindutin nyo yung subscribe dyan sa baba. Tapos i-share nyo para makatulong tayo sa ibang nangailangan ng ganitong klase ng pagre-remedyo sa battery. Ito, mga boss, ay remedyo, hindi ito pang matagalan. Kung wala ka lang budget, ito yung maaaring pwede mong gawin kung sakaling wala kang budget. Okay? Salamat, mga boss, at kita-kita tayo sa susunod na video. We'll be right back.